Ay, ano ba bang batang to? Teka lang, Mare. Pautahan muna ako nitong daing mo tsaka pusit. Bukas na ako tababayaran kapag padala ni Mr. ko. Ang sabi ka makapagkwentuhan talaga yun, Mare. Kaya lang, ang os na ba? Magluto na ako. Naku, baka mag-aat pa yung anak ko. Nagkipagdaldalan pa ako sa'yo dito. Luto muna ako, Mare. Feli! Feli! Pengkamias, Feli! Ano si Feli? Kuha na ako, ha? Hello sa inyo, mga Mars! Welcome po muli dito sa putahe ni Nena. Ngayong araw po ay magluto po tayo ng ginisang pechay na merong sardinas at syempre samahan din natin ng daing at daing na pusit na kung saan pagsasaluhan natin. Kaya nun yung anak ko mukhang wala na naman Alam ko gumagawa ng research yun. Tagang anak ko, hanggang palaaral lang anak ko. Dahil sabi ko sa kanya, kailangan niya mag-aaral, magpursige. Pero syempre, dito muna tayo mga Mars, tayo ay magluluto. Meron tayong mga kailangan, alam mo, ingredients, sibuyas. At syempre, ito na mga Mars, ating naugasan na ang pechay. Ngayon naman ang ating pinakahihintay na lutuin ang ating ginisang pechay na merong Mega Sardines. Hindi ito sponsor, ito ang napili ko. Ang Mega Sardines kasi proven and tested. Baka naman. Okay, next. Buksan natin ang kalan. Syempre, hindi maluluto ang ating putahe. Kapag hindi bubuksan ang kalan. So, ayan na nga mga Mars, bukas na ang ating kalan. Natayaan mo nating uminit ang ating kawali bago natin ilagay ang ating mantika! Alam niyo mga Mars, ang pinaka gusto ko talagang gawain sa bahay ay ang pagluluto. Kasi nagiging artistic ako dito, no? Nagiging creative ako, artistic talaga. Nagiging creative ako pagdating sa pagluluto. Hindi ko alam kung bakit, pero ang aking anak ay tagang nauubos ang kanyang pagkain kapag nagluluto ako. Tulad na mga ganitong simpleng pagkain, pero masustansya. Hindi lang yan, suwak pa sa budget. Nagyan natin ng mantika.
Konti lang. Yan. So medyo mauso siya lang. Ginawa natin ang ating bawang. Pabis mag-init yung kawali natin na, in fairness ha. At syempre, lagyan na rin natin ang ating sibuyas. Alam niyo mga Mars, talagang di mawawala sa mga ginsa-ginsa, no? Sa lahat ng putahe, itong sibuyas at kamatis, ay bawang. Kaya talagang kahit mahal, talagang bibili at gagastos ka talaga. Kasi hindi talaga masisiyahan kapag walang mga gantong part, eksena yung bawang at saka sibuyas. At syempre, medyo okay na yung sibuyas sa ating bawang, ilalagay na natin ang ating sardinas. Hindi ako maglalagay dito, Mars, ng sabaw, ah. Kasi ang pechay, mga Mars, eh talagang maglalabas ng kanyang natural juice o sabaw nga ng, magkakaroon sabaw yung ating pechay. Hindi ko rin masyadong dinudurog, mga Mars, yung sardinas sa aking lutuing ginisa. Kasi gusto kayo parang maramdaman ko parang yung meat ng fish. Ayan. So, kukulan lang muna natin ng konting moment. And then, saka natin ilalagay ang ating pechay. Alam niyo mga Mars, itong pinakagusto ng mister ko eh. Lagi niyang kinakain yung aking pechay. Kapag ako ay naglulutong ginisang pechay, gatang pechay, adobong pechay, pritong pechay, lahat. Tagang lahat ng klaseng lutuin sa pechay, gustong-gusto ng mister ko. Kaya tuwan-tuwa nga ako pag umuwi yung mister ko, tagang kain, more kain pechay ko talaga. Okay mga Mars, talagang okay na yung ating sardina sa atin nang ilagay ang pechay ni Nena. Alam niyo mga Mars, gumawa kayo ng paraan na makapagluto pa rin kayo sa bahay. Huwag nyo lagi putong ulam. O sabihin natin mahal ang mga putahe ngayon. Pero minsan mas magugustuhan ng mga anak natin o ng mister natin yung ating mga niluto. No? Kapag taga tayo ang nagluto, hindi mga luto-lutong ulam. O doon naman na makakatipid din tayo minsan kapag sa lutong ulam, syempre. Kailang syempre mga Mars, iba pa rin talaga kapag ikaw yung nagluto. Talaga magugustuhan ng iyong pamilya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang pagluluto ang siyang pinakagusto kong gawain sa loob ng tahanan. Tsaka mga Mars, mahilig din pala ako maglagay ng paminta. Kaya gawin natin ng paminta. Ito. Nandito na sa pantry ko talaga yung mga kailangan ko. Mga isang plasa lang ng paminta, okay na sa atin. Lagyan natin ng konting asin mga Mars para kahit papaano meron namang lasa. Konting asin lang. Kasi medyo malasa naman na yung sardinas natin. Wow! Ako mga Mars, okay na itong pechay natin. Tutu na siya, konting kulo na lang. Hintayin natin. So, shoutout nga po pala sa ating mga tagapanood. Shoutout kila Ma'am Karin, kila Ma'am Beth. Hey Ma'am Beth, magpagaling ka Ma'am Beth. At syempre sa mga manlalaro, diyan sa Carmona National High School, sa GMATS, sa San Jose Community High School, sa May Mesaya, diyan po sa GMA, mga school yun sa GMA Cavite. Shoutout po sa inyo. At syempre, shoutout din po kay Maring Isyang. Maring Isyang, namimiss ka na namin sa pagbablog mo. Ingat lagi. At syempre kay Madam Sonia, ang aking kaibigan na si Madam Sonia. Minsan may invite ko yung aking mga Mars na tikman ang putahe ni Nena. So ito nga mga Mars, kung wala ako nang lalagyan, dahil nga luto na ang ating ginisang pechay ni Nena. Ito na mga Mars, ang ating finished product, ang ating ginisang pechay na merong sardinas. At ito na mga Mars, ang sunod natin ay ang ating dinaing na pusit. Alam niyo ba mga Mars, ginugunting-gunting ko to. Kasi hindi nga ako marunong magluto dahil nga ayokong mahunat kumain ng pusit. Ginugupit-gupit ko yan. Di ba? Shy? Ewan ko lagi yung paraan ko na magluto ng dinaing na pusit. Ha? Siyempre, alam ko may sarili din kayo paraan ng pagluto ng dinaing na pusit. Ito yung aking way. Thank you.
Ang bilis ng uminit ng aking kawali talaga, mga Mars. Gusto ko maraming mantika para lubog yung aking pusit. Hindi ko alam ang tawag dun sa ibang uri ng pusit, ha? Kasi may nakita din akong pusit na ano. Pinakita ko yung iba binababad pa sa tubig. O hinuhugasan. Ako hindi ko na hinuhugasan, kain na agad. Ay, mga Mars! At mga Mars, medyo okay na to. Lagyan natin sa plato. Siyempre, lagyan pa natin itong iba. Lagyan natin lahat, mga Mars. Usok talaga, no? Saan talaga pa magluluto ng daing, mga usok? Pero kung gusto mo talaga kumain ng mga ganitong pagkain, available naman to sa palengke. Kahit sa mga department store, sa shoe store, lahat ng store, shoe store. Charot lang, mga Mars. So, okay na to, mga Mars. Medyo tumuusok na siya. So, lagyan na natin dito. Siyempre, hindi pa huli, mga Mars, ang daing na. Aray! Talagang bukid. Natusok ako, mga Mars. Ng tinik. Hindi natin to ano, ubusin. Kasi yung tira nito, ilalagay ko sa ginatang malunggay. Wow. Next vlog mo na yun. So next vlog ko, mga Mars, maglalagay tayo ng, magluto tayo, mga Mars, ng ginatang malunggay na merong nilagang, ay, pritong ano, ito, dalagang bukid na daing, Kev. So, ito na, mga Mars, ang ating niluto na pritong daing na pusita, syempre, daing na dalagang bukid. Wow. Ilang lang. 5, 4, 3, 2, 1, no. Ito na, mga Mars, ang ating pinaka inihintay ang pagkain ng aking niluto. O, oh, diba? So, walang aking anak na si Ninita, wala rin si Mars, pati si Negra, kasi nga mga busy sila sa kanilang mga gawain. So ako lang kakain. Siguro, mga Mars, nagtataka kayo kung nasa inyong kamyas, no? Yung kamyas na kinuha ko dun sa puno ni Feling Taga. Ito yun, mga Mars. Ayan. So kung mapapansin nyo, wala akong sausawan na suka kasi itong kamyas ang ating magiging partner sa dalagang bukid at syempre sa pritong daing na pusit. Halika kayo, mga Mars, huwag natin paghintay-hintayin. Nagugusta ako ng kamay, malinis na. Lapang na! Maku nga itong niluto. Huwag ka itong pechay. Kakamay lang ako, mga Mars, ayoko magkutsara kahit may sabaw itong pechay ko. Kaya nga po pala tayo, mga Mars, yung mga tao dyan. Kaya pala, hindi ako maiwan-iwan ng mistake ko kasi nasarap ng pechay ko. Fresh. Ang fresh ng peche ko. So mga Mars, oh, tamaan nyo ako may kamiyas tapos may sili. Ay! Ang sarap! Inflaman nyo ating daing na pusit. Siyempre, pag hindi ko ito naubos, tira ko sa aking anak. So, yun lang, mga Mars. Ha?
O mga Mars, dyan na muna kayo ha. Yung, kung gusto nyo magkaroon ng gantong patay, nilalakay ng video kung masusunod kasi magluto ulit tayo. Kayo na magluto ng mga papakain nyo sa inyong mga anak at sa inyong mga mister para kay papaano eh. Alam mo na, may effort tayo. Yung Mars, na muna kayo, kaya muna tayo. Sana all.